Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, nung isang araw ay inanunsyo ni Derrick Rose ang kanyang retirement sa basketball at dahil dito ay nalabas ang mga usapan tungkol sa kanyang pagpasok sa Basketball Hall of Fame. Base sa Basketball Reference ay meron lamang 10.5% chance na makapasok ang former MVP sa Hall of Fame. So, napakababa nga niyan mga kaibigan. Kung sakali nga ay siya lamang ang former MVP ng NBA na hindi makakapasok sa Hall of Fame, pag-usapan natin ang mga rason kung bakit siya deserving at hindi deserving makapasok sa Basketball Hall of Fame. Sinasabi ng ilan na hindi siya deserving dahil sa kanyang overall stats na 17 points, 3 rebounds and 5 assists per game sa kanyang 15 NBA seasons. Nagpakita siya ng solid first 3 years, subalit hindi nga daw Hall of Fame level ang last 12 years. Wala din siyang NBA championship at bigo nga siyang makaabot sa NBA Finals kahit isang beses man lang. Napakaikli nga daw ng prime nito mga kaibigan at mas madaming taon siyang regular player kaysa Hall of Fame type of player. Habang ang mga nagsasabi naman na deserving siyang makapasok sa Hall of Fame ay binabanggit nga na siya ay isang former MVP at hindi lamang basta former MVP bagkos ang youngest MVP of all time sa NBA. May Rookie of the Year din siya at kailangan din natin mga kaibigan alalahanin na Basketball Hall of Fame ito at hindi NBA Hall of Fame. Kasama dito mga nagawa niya sa high school, college at international basketball kung saan nagwagi siya ng 2 gold medal sa FIBA World Cup bilang parte ng Team USA. Andun din nga matindi niyang impact sa madla at kung paano nadagdag sa mga NBA contract ang Rose Rule. Ito nga ang dahilan kung bakit may mga additional 40 billion na nakukuha sila Anthony Edwards sa kanilang rookie contract extension. Argumento din ng iba ay nakapasok nga daw ang tulad ni Michael Cooper na may average lang ng 9 points, 3 rebounds and 4 assists per game with 0 all-star appearances sa Hall of Fame. So hindi nga daw dapat mas snub ang youngest MVP sa history ng NBA. Kayo mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserving si Derrick Rose na makapasok sa Basketball Hall of Fame? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jimmy Butler. This last 2 years nga ay talagang joke time itong si Butler sa media day. 2 years ago ay ginulat niya ang madami ng lumabas siya na naka-dreadlocks sa buhok. At sa sumunod na taon naman ay naka-emo hairstyle nga ito kung saan madami ang natawa talaga sa kanya at naging meme nga siya. Gamit nga ang picture na itong mga kaibigan all throughout the season dahil bawat pagkakataon na pinapakita ang player profile o kaya naman ang starting lineup, ang picture tuwing media day ang ginagamit na larawan. Kaya naman ngayon ay inaabangan na nga ng mga fans kung anong klaseng hairstyle na naman ang ipapakita ng former East Finals MVP. Ngunit sa seryosong usapan ay gusto ngang bumawi ni Butler ngayong season at ipakita sa lahat na deserving siya ng isa pang max contract dahil papasok nga siya sa free agency matapos na bigo silang magkasundo ng Miami Heat sa kontrata na gusto niya. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?